So yan, so medyo mabilisan lang yan. So pwede mo pampagandahin yan. So kumbaga, at least nagawa na natin yung katulad nung kay Hororo-chan. Okay? So tara, i-try natin i-play. So yun, so nagbasa ulit ako ng mga comments kanina. So medyo kaninang maga, and napansin ko ito, may comment si Synergy. Sabi niya, Sir JM, paano po ba mag-edit ng video yung ganun kay Hororo-chan? Paano po ba yung may kung ano sa gilid ng gameplay? Paano po ba yung panotis po, like nyo, para manotis ni Sir JM? So kumbaga, napansin nyo siguro dito sa may channel natin, madalas tayong gumagawa kumbaga kung paano mag-edit yung mga sikat o yung mga kilala natin mga YouTuber o kumbaga yung naglalaro ng mga Mobile Legend. So example na dyan si Chooks, na agawa na tayo kung paano siya mag-edit. Nga pala, ang ginagawa natin dito kung paano sila mag-edit gamit lang yung ating mga mobile phone. So ginagaya natin sila sa ating mobile phone. Okay? Isa pa doon si Doggy. Okay, nakagawa na rin tayo dyan. Sino pa yung si Clark TV, kung paano gumawa ng mga content, and also sa mobile phone lang din. Yun nga si Clark TV. So today, medyo match naman itong ating comment for today galing kay Synergy. So ito yung gagawin natin. So parang challenge siya kasi hindi ko pa naman siya talaga nagagawa. Pero kilala ko na to, si Hororo-chan. So kumbaga shoutout na rin para doon sa mga fans ni Hororo-chan dyan. So tara, subukan natin kung kaya natin siyang gawin. And ang gagamitin ko, tingin ko, KineMaster ang gagamitin nating mobile phone na pang-edit. Okay? So ito, tumingin lang muna ako ng sample ng video ni Hororo-chan, and ito yung nakita ko. So, kumbaga, gagayahin natin yung background niya, kung paano niya nalagyan ito, yung may shadow na gameplay. So ito yung gagayahin natin, and also yung logo na rin niya dito, and also paano na rin nalalagyan ng mga text dito sa may gilid. So pipilitin natin kopyahin yung way ng pag-i-edit niya. So pipilitin natin ha, tatry natin. So tara, simulan na natin. So syempre pinakauna natin gagawin. So punta muna tayo sa may Google Chrome, and mag-download lang muna tayo ng ating tawag ito na mapiling background. So yung background niya rito is yung parang honeycomb na background o wallpaper. So maghanap lang tayo ng medyo kamukha nun. So maghahanap lang muna ako sandali. And also, eto may logo ko nakita rito eh. So hanapin na lang din natin yung logo ni Hororo-chan, and pilitin natin siyang ilagay doon sa may ating gameplay. So dito naman, kahit anong klaseng gaming logo pwede mong gawin. So para hindi masyadong mahirap at wala naman akong gaming logo, sige, yung kay Hororo-chan na lang din ang ilalagay natin. Okay, i-blend natin yan sa loob ng ating KineMaster. Okay, so ngayon i-open lang muna natin yung ating KineMaster. So gumawa lang tayo ng new project. Pindutin lang natin itong sa may plus sign, tapos 16x9. Okay, tapos sa may media, hanapin mo lang muna yung na-download mo na ano tawag dito, na background. So napili natin yung honeycomb. So ito yung ilalagay natin dun sa may loob. Okay, tapos hindi kasi siya hindi siya fit, o kumbaga hindi siya naka full screen. So ang gagawin natin, i-zoom lang natin yan. Pindutin mo lang tong icon, yung dalawang box, tapos sa may start position, tapos i-zoom lang natin yan. Ayan, tapos pindutin natin equals. So kumbaga, para mag-match lang siya dun sa may baba. And then mapapansin mo, from start to finish, naka-zoom na siya, ay natago na natin yung logo na ayaw natin. Okay? So syempre, I assume na meron na kayo na, tawag ito, gameplay. Nakagawa na kayo ng gameplay ninyo. So kung hindi pa kayo nakagawa ng gameplay ninyo, mag-download na kayo ng DU Screen Recorder. Yan ang ginagamit ko, na pang-record ng gameplay. Okay, so madali lang naman yan, and mayroon na tayong tutorial kung paano gawin yan. So gumawa muna kayo nun, and then punta na tayo dito sa may ating KineMaster. Okay, so ngayon meron ka ng background. So napapansin ko kasi dito medyo kulay, may kulay violet and kulay blue yung satin. So medyo palitan lang natin ng konti. Palitan natin ng eto, violet. So at least kahit papano medyo kamuka nung sa kanya. Okay, tapos ngayon ilalagay na natin yung ating gameplay sa may ating KineMaster. So pindutin mo lang yung layer, media, tapos hanapin mo na yung gameplay mo. So yan, lagay mo lang sa gitna. So ang gagawin natin, pagpantayin lang natin sa may dulo. Ayan. So ang gagawin naman natin dito, i-zoom natin ito. Medyo pa-box kasi yung kay Hororo-chan eh. So kumbaga i-crop muna natin to ng pa-box. Okay? So punta tayo sa may cropping, tapos ilagay mo lang siya ng pa-box. Ayan.
pwede mo siyang iasog, then check mo na lang yan. Tapos, isagad natin hanggang sa may dulo. Kumbaga, ano tawag dito? Yung mag-full screen siya, pero pa-square. Ayan. Ayan. Tapos, mapapansin mo dito sa may video niya, medyo mayroong shadow dito sa may gilid. So, kukopyahin natin yung shadow na yung pipilitin natin kopyahin. So, ito ang gagawin natin doon. So, ito yung tekniko para magkaroon ka ng shadow. So, para medyo umangat lang ng konti yung tawag dito, gameplay mo. Hindi siya parang nakadikit doon sa may mismong background. So, ang gagawin mo lang dito, pupunta ka lang dito sa may layer, tapos punta ka lang sa may media, background, tapos itong black na color. Tapos, ang gawin mo, baliktarin mo lang itong kulay black na to. Ayan. Tapos, ang gawin lang natin, punta tayo sa may cropping. Okay, tapos mask. Tapos yung feather, taasan mo lang yung feather. Ayan. So, makikita mo medyo magsosoften yung mga gilid ng ating box na yan. Tapos mamaya, ilalagay natin yan sa may likod. Okay. So, ngayon, ang gawin lang natin dito, ilalagay na natin yan sa may likod. So, ang gagawin natin, pupunta lang tayo dito sa may tatlong dot sa may gilid. Tapos, asan na yun? Send to back. Asan na yun? Ayan. Send backward pala. Send backward. Ayan. So, mapapansin mo, mapupunta na siya sa may likod. Then, parang meron na siyang shadow dun sa may likod na yun. So, ang gagawin lang natin, iduduplicate lang natin ito. So, click mo lang ulit yung tatlong button na yun. Tapos, duplicate. Okay? Tapos, yung duplicate na to, ilagay mo naman sa kabila. Ayan. Tapos, send backward. Ayan. So, kumbaga dalawa na sila na may shadow. So, kung medyo nadidiliman ka doon sa may shadow na yon, pwede mo namang panipisin yung shadow. Punta ka lang sa may alpha opacity. Ibaba mo lang yan. Ayan, nakikita mo. Medyo bumababa na yung pagiging itim ng shadow na yon. So, ganun lang. Ganun din natin sa kabila. Alpha opacity. Tapos, i-adjust mo lang siya ng konti. O, ayan. So, kahit papano, medyo nagiging hawig na niya yung ating yung katulad ng kay Hororo Chan. Okay? So, ano pa? So, ano pa meron dito kay Hororo Chan? So, mapapansin mo, meron siyang text na nilalagay dito sa may baba. So, ang tanong pa, paano yun nagagawa? So, una natin gagawin is gagawa muna tayo nung pinaglalagyan ng text yung parang maitim na shadow na kahon. Okay? So, paano gawin yun? So, ang gagawin mo, ganun lang din. Kunyari, dito sa part na ito ka, gusto mo maglagay ng text, punta ka lang ulit sa may layer, media, background, itim lang ulit, tapos pahabain mo lang yan, ibaba mo. Ayan. So, okay na yung pa-square na ganyan. Mas gusto ko yung ganito. Okay? Ayan. So, medyo madilim siya, so baguhin natin yung ating alpha opacity, pababain pa natin. Ayan. So, check. Tapos, maglagay na tayo ng text dito. Paano maglagay ng text? Simple lang na may text na ginawa niya doon. Kulay puti lang naman. So, mag-type tayo rito. Maglagay ng text. Okay. So, ayan na yun. Palakihin mo lang. Ilagay mo siya dyan. Tapos ang gawin mo dapat pantay yung haba ng text doon sa may tapos nung ano tawag rito nung solid color mo na yon. So para pag nawala yung solid na color, tapos na rin yung text mo. So punta ka lang doon sa may text na yon. Tapos i-cut lang natin, trim to the left. Okay, so medyo kamukha na siya. Next, ang gagawin na natin, ilalagay natin yung logo ni Hororo Chan dito sa may gilid. So, para mag-download ng logo, o kung sakali may logo ka, ilagay mo na lang yung logo mo rito. So, ang gagawin ko, magda-download lang muna ako ng logo ni Hororo Chan. So, ngayon na nakapag-download na ako ng logo ni Hororo Chan. So, kumbaga, ilalagay lang natin yan. So, pindutin mo lang yung layer, media, hanapin mo lang yung logo na nagustuhan mo, o yung logo mo, pwede mong ilagay dyan. So, kumbaga, ilagay lang natin. Okay? Tapos, paligitin lang natin. Lagay natin sa may gilid. Ayan. Tapos, ito gagawin mo. Punta ka lang sa may blending. Asan na yung blending? Blending, tapos screen.
So yun, so pagkatapos mo siyang lagyan ng screen na blending, ang gagawin naman natin ngayon, ilalagay lang natin siya o gagawan lang natin siya ng cropping. So pindutin mo yung cropping, mask, shape, gawin mo lang bilog. O ayan. So medyo bilog na siya. So paliitin pa natin kasi medyo hindi siya akma dun sa ano. Ayan. Okay na. So yung hororotchan na lang. So ganun, maglagay ka lang din ng text, ganun lang din yung gagawin mo. Kung gusto mo lagyan ng text, pwede naman. O, lagyan mo lang ng text dito. Ikaw na bahala kung ano gusto mong gawin dyan. Madali lang naman. Nagawa naman na natin kanina yan. So, yan. So, ganun lang gumawa ng video. Kumbaga ng gameplay. Hindi naman to gameplay. Parang video na kagaya nung edit nung kay Hororo-chan. So, yan. So, medyo mabilisan lang yan. So, pwede mo pang pagandahin yan. So, kumbaga, at least nagawa na natin yung katulad nung kay Hororo-chan. Okay? So, tara. I-try natin i-play. So marami pa naman pwedeng gawin para baguhin yung gameplay o kumbaga yung mismong itsura ng kanyang screen. So babaguhin mo lang siya dito mismo sa may editing na to, okay? So yun, ganun lang kadaling gumawa ng video editing nung kay Hororo-chan gamit lang yung ating KineMaster. So tingin ko kahit sa power director kaya din natin itong gawin, pero mas kabisado ko kasi yung ganitong klaseng style ng editing ng video pagdating sa gamit yung ating KineMaster. So sana nasagot ko yung tanong ni Synergy. So maraming salamat. So shoutout na rin sa'yo. So ayun. So kumbaga kung meron pa kayong mga idol na tawag ito, naglalaro ng Mobile Legends o kumbaga streamer na gusto niyong gayahin yung kanilang mga way ng pag-i-edit, so comment nyo lang dyan sa baba and titignan natin kung kaya natin yung challenge na yon and susubukan natin. Okay? So ayun lang muna. So maraming salamat. So kung hindi ka pa nagsusubscribe dito sa may ating channel, click mo na yung subscribe button dyan sa may baba. Click like, share, comment. Ikaw na bahala kung ano gusto mong gawin dyan. And as always, thank you guys for watching and I will see you guys on the next video.